ang tipan ni God, ang ikasyam na anak ni na Jacob at Zilpa. Unang kabanata, si God, ang ikasyam na anak ni na Jacob at Zilpa, pastol at malakas na tao, ngunit isang mamamatay tao sa puso. Ang verse 25 ay isang kapansin-pansing kahulugan ng puot. Ang kopya ng tipan ni God, kung anong mga bagay ang kanyang sinalita sa kanyang mga anak, sa 125 taon ng kanyang buhay, na sinasabi sa kanila, "Makinig mga anak ko, ako ang ikasyam na anak na lalaki na isinilang kay Jacob, at ako ay magiting sa pag-aalaga ng mga kawan. Kaya't aking binantayan sa gabi ang kawan, at sa tuwing darating ang leon o ang lobo o anumang mabangis na hayop laban sa kawan, hinahabol ko ito. At nang maabutan ko ito ay hinawakan ko ang paan nito ng aking kamay at inihagis ito ng halos isang hagis ng bato, at kaya ito ay namatay. Ngayon si Joseph na aking kapatid ay nagpapastol ng kawan sa amin sa loob ng higit sa 30 araw. At palibhasa'y bata pa, siya ay nagkasakit dahil sa init. At siya'y bumalik sa Hebron sa aming ama. At siya'y pinahiga niya sa tabi niya sapagkat siya'y totoong minahal niya. At sinabi ni Joseph sa aming ama na ang mga anak ni na Zilpa at Bilha ay pumapatay ng pinakamainam sa kawan at kinakain ang mga ito laban sa paghatol ni Reuben at Judah. Sapagkat nakita niya na ako ay nagligtas ng isang tupa mula sa bibig ng isang oso. At pinatay ko ang oso, ngunit pinatay ang tupa, na nagdadalamhati hinggil dito na hindi ito mabubuhay, at nakinain namin ito. At tungkol sa bagay na ito ay nagalit ako kay Joseph hanggang sa araw na siya ay ipinagbili. At ang espiritu ng puot ay nasa akin, at hindi ko ninais na marinig ang tungkol kay Joseph sa pamamagitan ng mga tenga o makita siya ng mga mata, sapagkat sinaway niya kami sa aming mga mukha na nagsasabi na kami ay kumakain ng kawan na wala si Judah. Sapagkat anumang bagay na sinabi niya sa aming ama ay pinaniniwalaan niya siya. Ipinagtatapat ko ngayon ang aking patibong mga anak ko, na mandalas ko siyang ninanais na patayin sapagkat kinapuotan ko siya mula sa aking puso. Bukod dito, lalo ko pa siyang kinapuotan dahil sa kanyang mga panaginip at ninais kong alisin siya mula sa lupain ng buhay, maging gaya ng baka na dumila sa damo sa parang, at ipinagbili siya ni Judah ng lihim sa mga Ismaelita. Sa gayoy iniligtas siya ng Diyos ng aming mga magulang sa aming mga kamay upang huwag kaming gumawa ng malaking kasamaan sa Israel. At ngayon, aking mga anak, makinig sa mga salita ng katotohanan upang gumawa ng kabutihan at lahat ng batas ng kataas-taasan, at huwag lumihi sa pamamagitan ng espiritu ng pagkapuot, sapagkat ito ay masama sa lahat ng gawain ng mga tao. Anumang gawin ng isang tao ay kasuklam-suklam sa kanya na napupuot, at bagaman ginagawa ng tao ang kautusan ng Panginoon, hindi niya siya pinupuri. Bagaman ang isang tao ay natatakot sa Panginoon at nalulugod sa matuwid, hindi niya siya iniibig. Kanyang hinahamak ang katotohanan. Kanyang kinaiinggitan ang umuunlad. Kanyang tinatanggap ang pagsasalita ng masama. Kanyang iniibig ang kayabangan, sapagkat ang pagkapuot ay nagbubulag sa kanyang kaluluwa, kagaya ng pagtingin ko kay Joseph. Mag-ingat sa makatuwid, aking mga anak, sa puot, sapagkat ito ay gumagawa ng katampalasanan maging laban sa Panginoon mismo, sapagkat hindi nito didinggin ang mga salita ng kanyang mga utos tungkol sa pag-ibig sa kanyang kapwa, at ito'y nagkakasala laban sa Diyos. Sapagkat kung isang kapatid ay natitisod, ito ay kaagad na nalulugod na ipahayag ito sa lahat ng tao, at apurahang siya ay hatulan dahil dito, at parusahan at patayin. At kung ito ay isang tagapaglingkod, ito ay naguudyok sa kanya laban sa kanyang Panginoon, at sa bawat paghihirap ay nag-iisip laban sa kanya, kung posibleng siya ay mapapatay. Sapagkat ang puot ay gumagawa na may inggit din laban sa kanila na umuunlad, habang naririnig o nakikita ang kanilang tagumpay ay laging nanghihina. Sapagkat kung paanong bubuhayin ng pag-ibig maging ang mga patay, at tatawagin muli ang mga hinatulan ng kamatayan, gayon din ang pagkapuot ay papatayin ang mga buhay, at ang mga nagkasala na pwedeng patawarin ay hindi nito hahayaang mabuhay. Sapagkat ang espiritu ng puot ay gumagawang kasama ni Satanas,
sa pamamagitan ng pagmamadali ng mga espiritu sa lahat ng bagay sa kamatayan ng mga tao. Ngunit ang espiritu ng pag-ibig ay gumagawang kasama ng batas ng Diyos sa mahabang pagtitiis tungo sa kaligtasan ng mga tao. Ang pagkampuot sa makatwid ay masama, sapagkat ito ay palaging kaakibat ng pagsisinungaling, pagsasalita laban sa katotohanan, at ginagawa nitong dakila ang maliliit na bagay, ginagawang kadiliman ang liwanag, at tinatawag ang matamis na mabait, at nagtuturo ng paninirampuri, at nag-aalab ng kuot, at pumupukaw ng digmaan, at karahasan at lahat ng kasakiman. Pinupuno nito ang puso ng kasamaan at lason ng demonyo. Ang mga bagay na ito sa makatwid, sinasabi ko sa inyo mula sa karanasan, mga anak ko, upang inyong maitaboy ang puot na sa dyablo at kumapit sa pag-ibig ng Diyos. Ang katuwiran ay naglalabas ng puot. Ang kababaang loob ay sumisira ng inggit. Sapagkat siya na makatarungan at mapagpakumbaba ay nahihiya na gumawa ng hindi makatarungan, na hindi sinaway ng iba, kundi ng kanyang sariling puso. Sapagkat ang Panginoon ay tumitingin sa kanyang hilig. Hindi siya nagsasalita laban sa isang banal na tao, sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay dumadaig sa pagkapuot. Sa takot na baka galitin niya ang Panginoon, hindi siya gagawa ng masama sa sino mang tao, kahit na sa pag-iisip. Ang mga bagay na ito ay natutuhan ko sa wakas pagkatapos kong magsisi hinggil kay Joseph. Sapagkat ang tunay na pagsisisi ayon sa makadiyos na uri ay sumisira sa kamangmangan, at nagtataboy sa kadiliman, at nagbibigay liwanag sa mga mata, at nagbibigay ng kaalaman sa kaluluwa, at inaakay ang pag-iisip tungo sa kaligtasan. At yaong mga bagay na hindi nito natutuhan mula sa tao, nalalaman nito sa pamamagitan ng pagsisisi. Sapagkat dinalhan ako ng Diyos ng sakit sa atay, at kung hindi ako tinulungan ng mga panalangin ni Jacob na aking ama, halos hindi ito nabigo, ngunit ang aking espiritu ay nawala. Sapagkat sa pamamagitan ng kung anong mga bagay na ang isang tao ay lumabag, sa gayon din siya ay pinarurusahan. Dahil sa makatwid, ang aking atay ay walang awa laban kay Joseph. Sa aking atay din ay nagdusa ako ng walang awa at hinatulan sa loob ng 11 buwan sa napakatagal na panahon na ako ay nagalit kay Joseph. Kalawang kabanata. Pinayuhan ni God ang kanyang mga tagapakinig laban sa pagkamuhi na nagpapakita kung paano siya dinala nito sa napakaraming problema. Ang mga verses 8 hanggang 11 ay hindi malilimutan. At ngayon mga anak ko, ipinamamanhi ko sa inyo, ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapatid at alisin ninyo ang pagkapuot sa inyong mga puso. Ibigin ninyo ang isa't isa sa gawa at sa salita at sa inklinasyon ng kaluluwa. Sapagkat sa harapan ng aking ama ay nangusap ako ng mapayapa kay Joseph, at nang ako ay makaalis, ang diwa ng kuot ay nagdilim sa aking isipan, at pinukaw ang aking kaluluwa na patayin siya. Ibigin ninyo ang isa't isa mula sa puso, at kung ang isang tao ay magkasala laban sa inyo, magsalita ka sa kanya ng mapayapa, at sa iyong kaluluwa ay huwag kang humawak sa daya, at kung siya ay magsisi at magtapat, patawarin mo siya. Natupad kong itanggi niya ito. Huwag kang magalit sa kanya, baka mahuli ang lason mula sa iyo ay madala niya sa pagmumura at sa gayon ay magkasala ka ng doble. Huwag hayaang marinig ng ibang tao ang iyong mga lihim kapag nakikibahagi sa legal na alitan, baka siya ay mapuot sa iyo at maging iyong kaaway, at gumawa ng malaking kasalanan laban sa iyo, sapagkat madalas siya ay nagsasalita sa iyo ng may daya o nag-aabala tungkol sa iyo na may masamang layunin. At bagamat itinatanggi niya ito, at gayon may pakiramdam ng kahiyan kapag sinaway, pagbigyan mo na ang pagsaway sa kanya. Sapagkat ang tumatanggi ay maaaring magsisi upang hindi ka na muling gawan ng mali. Oo, maaari din niyang parangalan ka at matakot at mapayapa sa iyo. At kung siya'y walang kahihiyan at nagpatuloy sa kanyang kalikuan, gayon may patawarin mo siya mula sa puso, at ipaubaya sa Diyos ang paghihiganti. Kung ang isang tao ay umunlad ng higit kaysa sa iyo, upang mabalisa, kundi ipanalangin mo rin siya upang siya ay magkaroon ng sakdal na kasaganaan, sapagkat ito ay nararapat sa inyo.
At kung siya ay lalong dakila, huwag kang maingit sa kanya, na inaalala na ang lahat ng laman ay mamamatay. At mag-alay ng papuri sa Diyos na nagbibigay ng mga bagay na mabuti at kapaki-pakinabang sa lahat ng tao. Hanapin ang mga kahatulan ng Panginoon at ang iyong isip ay mamamahinga at mapapayapa. At kung ang isang tao ay yumaman sa masamang paraan gaya ni Iso na kapatid ng aking ama, huwag kang maingit, ngunit hintayin ang katapusan ng Panginoon. Sapagkat kung siya ay nag-aalis sa isang tao ng yaman na nakuha sa pamamagitan ng masamang paraan, pinatatawad niya siya kung siya ay magsisi. Ngunit ang hindi nagsisi ay nakalaan para sa walang hanggang kaparusahan. Sapagkat ang dukha, kung malaya sa inggit ay kinalulugdan niya ang Panginoon sa lahat ng bagay, ay pinagpala ng higit sa lahat ng tao, sapagkat wala siyang hirap ng mga taong walang kabuluhan. Kaya nga alisin ninyo ang paninibugho sa inyong mga kaluluwa, at ibigin ang isa't isa ng may katuwiran ng puso. Sabihin din ninyo sa inyong mga anak ang mga bagay na ito, upang galangin nila si Judah at si Levi, sapagkat mula sa kanila ay magbabangon ang Panginoon ng kaligtasan sa Israel. Sapagkat nalalaman ko na sa wakas ang inyong mga anak ay hihiwalay sa kanya at lalakad sa kasamaan at kadalamhatian at kabulukan sa harap ng Panginoon. At nang siya'y makapagpahinga ng konti, ay muling sinabi niya, "Mga anak ko, sundin ninyo ang inyong ama at ilibing ninyo ako malapit sa aking mga ama." At itiniyas niya ang kanyang mga paa at nakatulog ng payapa. At pagkaraan ng 5 taon ay dinala nila siya sa Hebron at inilagay siya nakasama ng kanyang mga magulang.